Good morning, everyone. Welcome to Everyday God Daily Devotion. I'm Lydia Ramos, outreach member of Cabayan Nueva Ecija and Sariaya, Quezon. Our topic for today is entitled Pagtitiis sa Pagsubo na May Tamang Saloobin, and it is found in the book of 1 Peter 4:12-13, and it says like this: Mga minamahal, huwag ninyong isipin na kakaiba ito hinggil sa nag-aapoy na pagsubok na para sa inyo, na tila may kakaibang bagay na nangyayari sa inyo. Kundi magala kayo sa lawak na kayo ay makibahagi sa pagdurusa ni Kristo, upang kapag nahayag na ang kanyang kalahulatian, ay magalak kayo na may labis na kagalakan. Today, lot of Christians lack proper understanding of suffering. And this we know, it could either lead to a defeat or victory, depending on how we consider and perceive suffering true meaning is for us. Karamihan sa atin will say no to suffering. It is but a human nature. Gusto lang natin ay yakapin ang glory at joy at iwasan ang anumang pagbahagi natin sa pagdurusa ng ating Panginoong Jesus. Ang kapatid, meron tayong dalawang katanungan na uukol dito sa ating natalakay na suffering. Ang sabi po dito, ang unang tanong ay, what is the purpose of suffering among us followers of Jesus? Ang kasagutan po rito ay, it enables us to be like Jesus. In short, Christ-likeness po ito, na maging kagaya tayo, awig ng Panginoon Diyos. At ang pangalawa po ay, it strengthens us, our character, and increases our hope. And number three po, it rewards us. Tunay nga po, ano, ang sabi nga po sa aklat ng Marcos 8:34-35 ay ganito. Pinalalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, ang sinuman nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Pangalawa po nating katanungan ay ganito, what is the result or outcome of suffering? And number one pong sagot dito ay walang iba kundi, we achieve crown of life. There is a reward in waiting. Sabi nga po sa sagot na nagpapaliwanag in the book of James 1:12, mapalad ang taong nagtitiis sa ilalim ng pagsubok, dahil nagpapagtagumpayanan niya ang pagsubok at tanggapin ng taong iyon ang korona ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Ito po ay sumasangguni sa paglilinis ng pananampalataya ang mga pagsubok. At ito po ay tumutulong sa pag-alis ng pagtitiwala natin sa sarili natin. Sa halip na magulat sa mga pagsubok, dapat tayong magagalak sa mga ito. Hindi natin dapat isipin na may kakaibang nangyayari kapag nagdurusa po tayo. Sabi nga po sa 2 Corinthians 4:17, ang bahagya at panandaliang kapaghetian dinaranas namin ngayon ay nagbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Dumako po tayo sa ating conclusion. Ang conclusion po natin ay makibahagi sa mga pagdurusa ni Jesucristo. Ang sabi nga po dito, doon po sa ating sa Hebrews 5:8, kahit na siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis.
Totoo nga po yun, no? Sa pananaw na biyaya ng Diyos, hinihikayat po tayo na ang panahon ng pagdarusa ay sandali lamang kumpara sa ang bibiyaya ng Diyos at pangako ng pagkabuhay na maguli ay magpakailan naman. Napakahaba po ng ating ibibigay na pangako ng Diyos sa atin sa kanyang pagkabuhay na maguli. At sabi nga rin po rito, so 2 Corinthians 4:18, so we fix our eyes not on what is seen, but what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Maaari naman po tayong makabahagi sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesus. Siya sa ating humanity ay naging tao at nagdusa sa pagsalba, pagmamahal. Siya ang nagdala ng parusa na nararapat ay sa atin ipatang. Mga kapatid, tayo po muli ay magsama-sama. Iniimbitahan ko po ang bawat isa sa inyo na subaybayan natin ang ating Everyday God Daily Devotion. Thank you. God bless. Ingat po tayong lahat. See you next. Bye!